mga balita mula sa lungsod ng Bitunglawa. Mga pabatid mula sa Alcal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayor Vicente Viamante naghaina ng kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC San Pablo. Bagong OIC Chief of Police ng lungsod ng San Pablo nag-courtesy call kay Mayor Vicente B. Amante. City Administrator Larry S. Amante namuno sa quarterly meeting ng department heads ng pamahalaang lokal. Congressman Loredo S. Amante nag-alay ng MISA bago sa filing ng Certificate of Candidacy. Mayora Jem Castillo Amante nag-file na ng Certificate of Candidacy noong October 6. 2024 gawad parangal sa mga natatanging kawani ng pamahalang lokal ng lungsod ng San Pablo isinagawa sa San Pablo Multipurpose Convention Center. San Pablo City Public Cemetery lalagyan ng concrete pathway. Paglilinis ng mga puntod sa San Pablo City Cemetery hanggang October 29, 2024 lamang. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pablenos, para sa mga balita. Mayor Vicente V. Amante naghaina ng kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC San Pablo. Ang detalye ng mga balitang yan mula kay Kapitan Hernar P. Aveniante ng Barangay 6B. Buo ang suporta ng pamilya ni Mayor Vicente B. Amante sa kanyang pag-aalay ng banal na misa sa San Pablo Cathedral bago ang kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC San Pablo noong October 8 kasama ng butihing punong lungsod sa misa si Mayora Jem Castillo, Congressman Loreto S. Amante, City Administrator Larry S. Amante at kanyang mga anak. Buo rin ang suporta ni Vice Mayor Justin G. Culago at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, Bukal Benz Felismino, mga barangay chairman at chairwoman sa pangunguna ni na Liga President Ariston A. Amante at Liga Vice President Bembong M. Felismino Jr. Iba't ibang opisyal ng mga socio-civic organizations, mga pinuno ng iba't ibang tanggapan, kawani at mga retiradong pinuno ng pamahalaang lokal at mga miyembro ng local media. Kapitan Jernar P. Abinyante ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Bagong OIC Chief of Police ng lungsod ng San Pablo, nag-courtesy call kay Mayor Vicente B. Amante. Ang detalye mula pa rin kay Kapitan Hernar P. Aveniante ng Barangay 6B. Nag-courtesy call kay Mayor Vicente B. Amante ang bagong Officer in Charge, Chief of Police ng Lungsod ng San Pablo na si Police Lieutenant Colonel Franco Alex M. Reglos noong October 4 bago siya formal na mag-assume ng duty. Ang bagong OIC Chief of Police ay dating Deputy Provincial Director for Administration ng Laguna Police Provincial Office sa Santa Cruz, Laguna. Ang kanyang dedikasyon at malawak na karanasan sa law enforcement ay malaki ang may tutulong sa patuloy na pagpapanatili ng katahimikan at kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod. Kapitan Jernar P. Abinyante ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. City Administrator Larry S. Amante namuno sa quarterly meeting ng mga department heads ng pamahalang lokal. Ang mga detalye mula sa Barangay Secretary Nelisa Q. Borzola ng Barangay 6B. Pinamunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang quarterly meeting ng mga department heads ng pamahalang lokal noong September 30 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center.
isinagawa ang pagpupulong sa pagitan ng mga puno ng tanggapan at ni City Administrator upang mapag-usapan ang mga proyekto at programa ng bawat tanggapan at ang mga gagawing plano upang may sakatuparan ito. Tinalakay rin sa kanilang pagpupulong ang mga hakbangin upang mas lalo pang maiangat ang pagsiservisyo ng bawat isang kawani sa mga mamamayan. Barangay Secretary na Lisa Borsola ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Congressman Loreto S. Amante nag-alay ng misa bago sa filing ng Certificate of Candidacy. Nagbabalik si Barangay Secretary na Lisa para sa mga detalye ng balita. Bago maghain ng Certificate of Candidacy noong October 7, si Congressman Loreto S. Amante ay nag-alay muna siya ng misa at ang kanyang buong pamilya sa Nuestra Señora de los Remedios Parish Church, Barangay del Remedio. Kasama sa banal na misa ang kanyang butihing may bahay na si Chairwoman Madet Amante at mga anak na si Misha, Marie at Benben at ang kanyang ama na si Mayor Vicente B. Amante at mga kapatid. Kasama rin si Chairman Benbong Pelismino Jr., mga konsehal ng Sangguniang Panglungsod, Bokal Carla Lajara, dating Laguna SK Federation President Yancy Amante, at ang iba pang mga supporters. Barangay Secretary na Lisa Borsola ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo Amante nag-file na ng Certificate of Candidacy noong October 6. Ang mga detalye mula kay Konsel Jason C. Pangan ng Barangay 6B. Kasama ni Mayora Jem Castillo Amante ang kanyang pamilya na si Mayor Vic Amante at mga anak na sina Cassandra, Alondra at Vic sa kanyang filing of Certificate of Candidacy bilang Vice Governor ng Laguna noong October 6 sa COMELEC Santa Cruz, Laguna. Dumalo ang libo-libong supporters, mga incumbent at former public officials at mga nagmamahal kay Mayora Jem mula sa iba't ibang bayan at munisipalidad ng lalawigan ng Laguna. Konsehal Jason Pangan ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. 2024 gawad parangal sa mga natatanging kawani ng pamahalang lokal ng lungsod isinagawa sa San Pablo Multipurpose Convention Center. At ang mga detalye mula kay Konsehal Jason C. Pangan ng Barangay 6B. Isinagawa ang taunang pagpaparangal ng mga natatangi at sa katapatan sa paglilingkuran ng mga kawani ng pamahalaan ng lungsod ng San Pablo noong September 30 na ginanap sa Convention Center. Pinangunahan ito ni na Christie, City Administrator Larry S. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago at ilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod, Executive Secretary to the Mayor Christine Picasso, DALG Officer Maria Alma L. Barrientos, mga department heads at assistant department heads at mga miyembro ng Praise Committee. Nakikiisa rin ang ilang opisyales ng Civil Service Commission Laguna Field Office, Konsehal Jason C. Pangan ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. San Pablo City Public Cemetery lalagyan ng concrete pathway. Para naman sa mga detalye, narito si Konsehal Luisito P. Oliva ng Barangay 6B. Kaugnay ng pasisimulang proyekto ng pamahalaang lungsod para sa paglalagay ng concrete pathway sa San Pablo City Public Cemetery ay nanawagan ng Public Cemetery Division ng City Health Office sa mga kaanak at pamilya ng Estiva Estrellado, Calabia, Martinez, Caancan, Aranza, Banyagale, Brion, Borja, Atienza, Guerra at Escala na mga nakalibing sa Block A, Gate 1 ng nasabing pampublikong sementeryo na agarang makipag-ugnayan sa tanggapan ng San Pablo City Cemetery sa M. Leonor Street bago sumapit ang undas. Konsehal Luisito P. Oliva ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Paglilinis ng mga puntod sa San Pablo City Cemetery hanggang October 29 na lamang. Ang mga detalye nagbabalik si Konsehal Luisito P. Oliva ng Barangay 6B. Pinababatid ng Public Cemetery Division na hanggang October 29, 2024 lamang ang paglilinis ng mga puntod sa San Pablo City Cemetery sa M. Leonor Street, Barangay 2F para sa paghahanda sa nalalapit na undas. Paalala sa mga maglilinis na ilagay ang mga basura sa sako
o sa kahit anumang lalagyan na dalhin sa pansamantalang ipunan ng basura sa tabi ng Gate 2 upang makuha agad ng mga garbage trucks at maiwasan ang pagtambak nito. Konsehal Lucito P. Oliva ng Barangay 6B, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amande, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sanggunyang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong maingiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo! Mula sa pamahalaang pangbarangay ng Barangay 6B at sa Barangay Information Office ng Barangay 6B upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliing tumutok sa City Information Office Balitang San Pablo!